Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga, Southern Luzon. At magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Araw na naman po ng Biyernes, ikalawang araw po at unang Biyernes nga po sa buwan ng Hunyo. At narito na pong muli ang inyong paboritong kasama tuwing umaga sa ikapitong taon po ng programa ng bawat Batanggenyo, ang inyo pong Biyaheng Kapitolyo. Ito po si Jonathan Makaraig. At sa ngalan nga po ng ating masipag at magiting na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kasama niyo po muli kami, ang inyong mga morning kapasada, broadcasting live mula po rito sa Provincial Information Office sa Kapitolyo. Ito po si Grace Briones. Maraming salamat, Kapitana. At bago nga po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa atin pong sama-samang panalangin para sa kanya pong gabay at patnubay. Pangungunahan po yan ang ating kasamang si Ate Millicent Ramos. Siya ang pumipili. How do we know the will of God? One way is to receive spiritual knowledge directly from God. Be a prophet yourself like Moses or the other prophets. But then, that is God's call. You don't appoint yourself it to become a prophet. No prophet is appointed by other humans too. God chooses whom He chooses, or when you cannot be the prophet yourself. You could receive spiritual revelation through someone blessed by God to receive it. That is why it is important to be watchful whom you listen to, how much you believe, and how much you follow human instruments. Offices are assigned by God. Not everyone is an apostle, a prophet, an evangelist, a pastor, or a teacher. It is too much to look for all of these qualities in one person. From the beginning, the leadership of the church was meant to be a team of gifted of men and women used by God as instruments to bless His people. And everyone has a gift. It was so designed by God so that the people in the church will need each other. And everybody is important to one another. There is quality, even if quality does not mean uniformity in function or in giftedness. So benefit from a prophet, especially if you are not, but it is important to be discerning. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. In Jesus' name, Amen. Ayan, maraming salamat at isen, parang bago at ang inyong dasala, umi-ingles, ano, Amen. Tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras nating pagbiyahe na puno po ng napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan, syempre na laging nakalaan po yan sa public service.
At kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. At speaking of pagbati, pagbati po sa mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating programa, sa mga nakikinig sa kani-kanilang mga tahanan, sa mga nasa opisina, sa mga papunta sa kani-kanilang mga destinasyon. Good morning po sa ating mga nasa pampubliko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa pag-antabay at tutok lamang po kayo. Ayan, pagbati rin po ng magandang umaga at syempre happy Friday morning. Yes. Unang-una na po sa ama ng lalawigan, Governor Dodo Mandanas. Good morning po. Kay Vice Governor Mark Leviste, ang ating good vice. At syempre sa kanyang mga kasamang board members, sa lahat po ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan, good morning. Good morning po sa inyong lahat. At pagbati rin, Kapitana, ng ating magandang umaga, syempre ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis, at ang ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Behasa. Ayan, good morning din po sa lahat ng mga kasamahan natin dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapakinggan po sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman po sa lahat ng ating mga katiwala, mag-like, comment and share na po dito sa ating live streaming. At para naman po sa kanyang pagbati, narito po nga napakagandang si Miss Millicent. Ayan. Good morning naman, Kapitana. Yeah. Napakaganda naman ang iyong pagpapakilala. Maraming salamat. Siyempre, with her ID. Yes, Diyos ko. Talagang naka-ID pa tayo. Good morning, Jonathan and Kapitana. Good morning po, Lalawigan ng Batangas. Good morning po sa lahat na nakatutok ngayong umaga. Kailangang taasan natin ng energy kahit Friday na ngayon. Yes. Siyempre, kailangan natin magtrabaho, trabaho. Good morning po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga MIOs ng Lalawigan ng Batangas, sa lahat ng mga volunteer workers na nakikinig at nanonood ngayong umaga ito. Ang dami nating viewers kasi napaka-importante yung pag-uusapin natin ngayong umaga ito. At maraming salamat din sa kanila dahil lagi tayong pinapaunlakan, Jonathan, course, sa ating pag-iimbita. Yes. Kumbaga, isukin na natin talaga ang ating bisita ngayong umaga ito. At syempre, Jonathan, bigyan mo naman ako ng kaunting oras para lang ma-announce ko itong lahat ng mga mass blood donation namin na magaganap ng Batangas Blood syempre, Council. Syempre, katuwang na din naman natin ang ating Batangas Blood Council. Yes, syempre, ang Provincial Health Office, si Dr. Rosmelinda Osaita. Kasi magkakaroon kami ng mass blood donation June 3. Meron po tayo dyan June 3 ay Saturday, tomorrow. Balete po ang ating mass blood donation. June 4 po ay sa Mabalor, Ibaan. June 6 po ay Batangas Provincial Hospital. June 7, Tanawan RHU. June 9, San Isidro, Pinagcruzan, Cuenca. June 10, Gulod, Labac, Batangas City. June 11, San Pascual. June 13, Santa Clara, Batangas City. June 14, Santo Tomas. At syempre yung celebration ng ating World Blood Donor Day sa Santo Tomas yun magaganap. At andoon tayo. At sa lahat po ng mga gustong mag-donate ng dugo na gustong makatulong sa ating kapwa para madugtungan ang kanilang buhay, punta po kayo dito sa mga babasahin naming mga lugar at mag-donate po kayo. Yan. Syempre, June 16, tayo sa First Balpor, Santa Clara, Batangas City. June 17, sa Taal, RHU. June 18, San Luis, RHU. June 19, San Juan District Hospital. June 20, Muson, Alitagtag. June 22, Taisan, RHU. June 23, San Pilipi, Cuenca. June 24, dito sa Kumintang, Ilaya. Syempre, yun ay yun sa Batangas PNP, Batangas PPO, tayo magkakaroon din tayo. At part din yun ng World Blood Donor Day. Mm-hmm. Kasi Jonathan, dahil laging parte ka na rin, kasi lagi tayo nag-World Blood Donor Day, tapos after nun magkakaroon tayo ng yung sa December na ina-award natin ang lahat ng mga nagdudonate na. Sandugo Awarding, okay. Yes. At syempre, June 25 sa Pingas, Alitagtag, Pingas ba yun o Pingas? June 27, Rosario RHU. June 28, Balayan. June 29, Ibungahan, Cuenca. June 30, San Juan RHU. Sobrang dami po ng activity namin ng Batangas Blood Council ngayong buong June. At masusundan pa yun sa July, marami pa. At iatin pong i-announce yan para yun pong mga inaanyayahan namin po kayo o
Kasi maganda rin namang naiidulot nitong pagdodonate ng dugo sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya sa lahat ng mga willing at nais na mag-donate na po kayo. Yan. At syempre, para hindi ko napakakatagalan, ang laging bili ni Governor Mandanas, hugas iwas mas, mag-ingat po tayo palagi. God bless po at magandang umagang muli po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat at iset. At syempre, naririto na nga po bago tayo mag-commercial break ang ating pag-uusapan ngayong Friday na ito. Usapang public service po tayo. Kung kayo nga po ay naghahanap ng trabaho, aba, ay para po sa inyo ang episode natin ngayong umaga, sapagkat ihahatid po sa atin ng aming naimbitahang guest na laging nagpapaunlak sa atin, yes, ang suking-suki na natin. Na. Ang buong detalye nga po patungkol sa gaganaping job fair sa June 12, araw po yan mismo ng ating kalayaan o kasarinlan ng ating bansa. Alamin din po ang iba pang serbisyo na hatid po ng ating provincial peso at ang karagdagang impormasyon sa usaping pang-empleyo ng lalawigan. Kaya naman, subaybayan po ang lahat ng iyan. Magbabalik pong inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Simpleng tips para sa malusog na pangatawan. Kumain ng 5-6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8-10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7-8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1-2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kaparehan na pagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. At nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:44 na po ng umaga. So, diretso na tayo, Kapitana. Hindi nga po maikakailan na napakalaki ng naging epekto po ng pandemya na dulot ng COVID-19 sa iba't ibang sektor, higit lalo na po sa aspeto ng empleyo o paggawa. Milyon-milyon pong individual ang nawala ng trabaho, dahilan para makaapekto rin ito sa pagbagsak po ng ekonomiya. Ilang taon po ang nakalipas, unti-unti tayong bumabangon, bumubuti na rin po ang lagay ng ekonomiya. Tumataas ang bahagdan o level po ng employment rate sa bansa dahil po yan sa patuloy na pagsisikap na makapagbukas ng mga oportunidad at makalikha po ng maraming trabaho na inaasahang tutugon sa pangunahing pangangailangan ngayon ng mga Pilipino.
Kaugnay po riyan, kaisa pong inyong pamahalang panlalawigan ng Batangas sa layuning maisulong pa ang pagpapalago ng employment rate at job generation hindi lamang po sa lalawigan kung hindi maging sa buong bansa. Sa darating nga po na selebrasyon ng 125th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, sa darating po yan na June 12, maghahatid po ang inyong Kapitolyo katuwangang ilang mga ahensya ng pamahalaan ng isang jobs and business fair activity. Kaugnay po niyan, kasama ko po ngayong umaga ang ating suking-suki na si Mr. J.R. Castillo, ang ating pong Batangas Provincial Public Employment Service Office o PESO Manager. Good morning, Sir J.R. at welcome back sa Biyaheng Kapitolyo. Good morning din po. Good morning po sa inyo. Ayan, bati muna ikaw, Sir J.R. Siyempre po, binabati ko po siyempre yung aking family po. And of course, yung po aking mga office mates sa PACD. And siyempre, isingit ko na rin yung mga classmates ko sa College of Law. Ayun. At siyempre, ang aming pasasalamat dito sa Biyaheng Kapitolyo dahil lagi nyo kaming napapaunlakan, napapagbigyan na kayo nga ay aming makapanayam. Suking-suki na natin si Sir J.R. pero I think this is the first time na ma-interview ko si Sir J.R. Dahil laging parang kay Kuya Eds, kay Kuya Edwin. So ayan, dahil ako ang iyong makaka-interview ngayon, madami akong hinandang tanong sa iyo, Sir J.R. ngayon. Pero sure, alam ko naman, kayang-kaya mo to. Ayan, ano nga, kapitana? Yes, laging handa si Sir J.R. Ayan, so bago ang lahat, bago natin pasadahan ng detalye dito nga sa magiging job fair natin sa June 12, siguro kumustahin ko muna, Sir J.R., kamusta po ba ang PACD at ang ating PESO Batangas? So far naman po, okay naman po ang PACD. Wala po kaming tigil sa pagpapatupad ng programa ng ating gobyerno po. Mm-hmm. Siyempre sa gabay po ng aming hepe, si Ma'am Vinda. And of course, sa walang sawang suporta po ng ating ama ng lalawigan, si Governor Dodo Mandanas. Ayun, matandaan ko lang kasi, Kapitana, kasagsagan din ng pandemic, Sir JR, di ba? Nagko-conduct pa rin kayo ng job fair. Yes, kahit po online, di ba? Yes po. So wala talagang tigil. So ayan, maaaring nyo po ba kaming bigyan ng kaunting detalye o ilahad na yung mga detalye pa nga dito sa isa sa gawa po nating job fair. Kailan po ba ito? Ilan ba yung mga trabaho pong i-offer natin dito? Sino-sino po ba yung pwede nating siguro mag-a-apply nga or maging interested nga dito sa ating job fair? At ano-ano po yung mga trabaho maaari nilang a-applyan? At saan ang venue nito? Okay. So, I'm inviting everyone po. We will be conducting a job fair on June 12, our Kalayaan Job Fair, in partnership with po Dole Calabarzon. Mm. So before po, ang partner namin is provincial Dole lang. Ngayon, regional office na. So gaganapin po itong job fair namin or Kalayaan Job Fair sa Lyceum of the Philippines University Batangas, sa kanila pong gymnasium. So first time po namin magiging partner ang LPU sa pagpapatupad po ng programang pang-empleyo ng provincial government of Batangas. So magsisimula po ang programang ito ng alas 8. And bukod po sa mga trabahong nag-aantay sa inyo, meron din po dong business fair, yung kamukha po ng ating community market dito sa Kapitolyo. Ah, okay. So siya po ay headed ng kadiwa ng manggagawang Pilipino as per Dole Calabarzon. And this time po, medyo nag-level up po yung aming job fair kasi we will be inviting or we have invited already 55 companies na magpa-participate. Oh, madami-dami din. Tapos dun sa 55 na yun, 5 of which is overseas employment. So we are expecting na dudumugin siya ng aplikante kasi we will be posting or we will be including vacancies na talagang inaabangan ng ating mga aplikante tuwing job fair, lalo na yung abroad. Iba din to, Sir JR, kasi parang sa Lyceum nga natin gaganapin compared doon sa mga previous natin na dito sa Kapitolyo. So medyo, syempre, excited na yung ating mga kababayan nga na naghahanap ng trabaho kasi isa na namang job fair ang iaalok nga o iahatid ng ating pamahalang panlalawigan. Syempre, katuwang yung mga ating companies nga, mga ahensya ng ating pamahalaan dito sa pagsasagawa ng job fair. Pero Sir JR, paano po ba yung registration dito? Yes po, pwedeng-pwede po mag-walk-in. Pero in-encourage po namin yung ibang applicants natin. Pwede na po silang mag-register online or pre-register. Magpunta lang po kayo sa Facebook page or sa Facebook account po ng Batangas Provincial PESO. Nakapost po dun yung mga vacancies na available for the job fair and as well as yung link natin para makapag-pre-register sila. Para pagdating nila dun sa venue,
ipapakita lang nila yung confirmation ng registration nila. Diretso na sila. Hindi na nila kailangan mag-fill up. Ngayon. So, Kapitana, baka yes, meron kang katanungan? So, JR, sino-sino yung mga magiging katuwang ng pamahalaang panlalawigan sa paglulunsad nitong jobs fair na ito? Bukod sa Dolly Calabarzon, yun nga yung LPU as our venue. And yes, of course, we will be providing or we will be hosting a one-stop shop po para sa ating mga aplikante. Kasama po dito yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, of course, DTI para mag-provide ng livelihood opportunities and as well as ang, syempre, ang suki namin na TESDA para makapagbigay naman ng skills development training. Mm-hmm. So, ayan, nabanggit mo nga, Sir Jerry, yung mga katuwang nating ahensya. At alam ko nga, at lagi ko ding napapansin na bago nga magsimula din itong ating job fair mismo, nakapag-introduce sila ng kanikalilang mga service, lalo na yung mga ahensya ng ating gobyerno, lalo't nabanggit nyo nga yung mga one-stop shop. Sabi nyo nga, yung ating mga participating companies, ganun din, nakapagpakilala din po sila. So, gaano po ito ka-importante na naipapakilala muna, kumbaga, sa ating mga applicant, yung mga services at yung mga hatid nilang trabaho para sa ating mga kababayan? Siyempre, importante ito para at least they know what to expect dun sa event namin. And at the same time, on themselves, kaya nila mag-prepare nung, for example, hypothetical questions na pwedeng itanong sa kanila ng employer. Kasi minsan tinatanong ng employer if may idea ba sa background ng company nila yung mga aplikante. Oh, kumbaga kung saan narinig din. Yes, yun. So para po sa mga aplikante, isa po to sa mga tip din para na inaasahan ng employers, at least dapat meron kayong background. Ano ba yung mga gusto nyong applyan? Ano ba yung industry nila? Napaka-importante nung kasama yung Jonathan yes, sa mga first-timer na... Lalo na din, Sir JR, dun sa mga nanais niya na makahanap ng trabaho overseas. Ano, yes, Sir JR? So, sa mga documents naman, bukod sa resume, or ginagamit pa ba natin yung salitang bio data? Ano? Medyo, ano na, anong tawag dun? Luma nang tawagin yung bio data, resume na, or yung ating yung PDS, well, sa ating mga taga-gobyerno. Ano po ba yung kailangan pa nilang dalhin dito sa kanilang pag-apply? Much better if, for example, lalo na sa mga yung with experience na, we bring the necessary documents, yung ating mga work experience, yung at saka yung mga skills training natin for training. For overseas, hinahanapan sila minsan ng skills training certificate to prove their competency. So, malaking advantage yun if ready sila. Ayun. At pagdami po ng inyong resume na dinala, syempre more chances of winning daw, ika nga. Ayan, so, Kapitana? Yes, apo. Sir JR, paano yung proseso po ng isang jobs fair para po sa mga first-time job seekers? Yung mga dapat nilang asahan, yung pagdating pa lang po sa venue, paano po, anong dapat nilang gawin? Siyempre, yung process natin ng job fair, kailangan muna nilang mag-register. Kasi dito sa registration nila, minamonitor din namin sila. Mm-hmm. From time to time after the event, nagpa-follow up kami or nagte-text kami, tawag. Kumusta po ba ang kanilang application? Sila po ba ay in-hire ni company? And at the same time, they need to observe the proper yung queuing ng ating pila sa job fair, kasi we will be implementing a queuing system sa overseas employment. Kasi ito yung organized din naman. Yes, nga. Ito kasi yung medyo talagang kailangan ng crowd control. Ayun. Kasi syempre dadagsain for sure ang ating job fair. So kailangan syempre organized pa din at maayos yung pila para kumbaga tuloy-tuloy yung proseso, and hindi magulo. We will be implementing din mandatory wearing of face mask dahil nga po sa... Siyempre, dahil may COVID-19 yes, pa rin po naman. So, nabanggit nyo na, Sir JR, itong ating business fair. Baka pwede nyo pang i-detalye sa ating mga kababayan. Ano-ano pa po ba yung papalooban nitong business fair natin? Bali, nag-invite ang Dolly Region ng mga sellers who will be featuring their products at a very affordable price. Kamukha nung sa ating community market nga. So, hindi siya dumaan sa any third party. So, makakasiguro sila na yung presyo na is very affordable. Tinatawag na farm gate price. Yes. Kumbaga direct nga na nakukuha yung para mura pa rin. Yes po. So, ayan, Sir JR, sa panahon nga ngayon at bilang syempre ikaw nasa tanggapan nga ng nangangasiwa sa ating empleyo o trabaho, sir, ano yung may tuturing natin na trabaho na masasabi nating in demand? At nangunguna sa mga kinakailangan ng ating mga employers, local and overseas.
For local, isa dito yung mga production operators. Hindi nawawala ng demand dyan or yung hiring. Laging mas yung hiring nila. Mm-hmm. For office work naman, ang hard to fill positions talaga is yung related sa finance, like accountancy or accounting rather. Okay. And yung mga IT natin, in demand din sila. In demand pa rin, IT. Yes, hindi sila na-phase out. Kasi continuous in development ng ating technology. So, lalo pa, pag nakapag-abroad, di ba? Okay. Laki din ang sahod. Sir, sa overseas, sir. So overseas, surprisingly, yung ating mga nurses. Oh. Sobrang laki ng demand for medical professions. Mm-hmm. Yes. Ayun, so in terms naman nga nitong ating, syempre nabanggit nyo na yung overseas natin. Ano po yung ginagawa ng inyong tanggapan? Kasi syempre, di ba, uso pa rin yung mga naluloko or nasa-scam. Para maging safe at legit itong ating job fair in terms of nga sa aspeto ng overseas, ano po naman ang ginagawa ng Peso Batangas sa hinggil dito? From time to time, usually pag meron kaming special recruitment activity, we are conducting anti-illegal recruitment campaign. Mm. Doon inorient namin yung mga applicants, ano ba yung do's and don'ts or ano ba yung mga kailangan nilang isa-alang-alang how to avoid illegal recruitment. And at the same time, during job fairs, nagfa-flash kami sa screen ng mga infographics related to anti-illegal recruitment. And at the same time, we're also planning to conduct din training for Peso managers ng regarding sa anti-illegal recruitment in partnership naman ito with Department of Migrant Workers. At the same time, siguro on the end of the applicants, para maiwasan nila yung illegal recruitment, much better if they will verify the vacancies na in-offer sa kanila nung company sa DMW website, kasi nakaregister lahat doon if approved ba tong job order na to, if it, if existing ba siya. So that's one sure way of para masigurado nila yung trabaho overseas. Ayun, so kailangan din maging ano-ano tayo, ano yung mapanuri din. Yes. Kasi ang dami din nga, ang hirap din naman nga kapag naloko ka, kunwari nandoon ka na sa ibang bansa, tapos malalaman, illegal recruiter pa to, ano, mahirap, yes, mahirap. At saka talagang malaki ang pinupuhunan nga din naman, syempre. Tapos kapag naging ganun nga yung case, mahirap. Yes. Nandoon ka na, imagine, ano yung... yung lahat ng ginastos mo, yung pagod yun nga, mo. Yung gastos. So, Kapitana, may tanong ka pa? Sir JR, kumusta yung ugnayan po ninyo, yung tanggapan ng PACD, ng Peso at ibang, iba't ibang mga agencies? At kahit na rin po yung ahensya ng gobyerno na may kinalaman po sa servisyong pang-empleyado. Ayan, kasi Sir JR, ang ating kasing job fair, tao na naman yan. So, paano kaya din natin nga na sisiguro na yung ating mga participating agencies, companies ay talaga nga kaisa pa natin at katuwang pa natin throughout the years nga ng pagsasagawa natin ng job fair? Basically, we are in close contact naman sa kanila or close coordination sa mga partner government agencies. From time to time talaga tinatap namin sila. And we also recognize them during one of our events. Sa mga companies naman, we never fail them to recognize them and to, syempre, yung to appreciate yung efforts na ibibigay nila sa amin or yung itutulong nila sa amin sa pagpapalaganap or sa pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Na parang may awarding din tayo sa kanila? Or more on si... appreciation, sa, parang ganun. Yes. Hmm. So, pang ilan na ito, Sir JR, itong ating kalayaan job fair, pang ilan na ito ngayong taon? For this year, ito yung second pa lang. Ah, second. So ito'y para makukonsider natin, malawakan din ano. Yes. Iba lang yung venue, hindi ngayon sa ating Regina Armandanas Dream Zone. So ayan, bukod nga po sa mga job and business fairs, syempre na idinadaos nga ng inyong tanggapan ng Peso, alam ko marami pa kayong mga serbisyo bukod dito, yung ating sa mga estudyante, yung mga nagsa-summer job. Ayan, katatapos lang na summer, ewan ko kung ganun pa rin kasi dahil di ba na iba nga yung ating... school year. Yes, so, dun sa mga students, special program for the employment of students. Meron din tayong sa mga out of school, yung tinutulungan din ng inyong tanggapan. Kamusta po ito at baka mabibigyan nyo din ng detalye ang aming ating tagapakinig. For the summer job, so far is tapos na siya kasi as you mentioned, tapos na nga yung summer. Uh-oh. And we have already implemented that program. And at the same time, we anong buwan, Sir JR, yung sa summer job na yun? Itong April, May? Usually, yes, medyo dun tumatapat. O, kasi pero dahil napaga diba kami na bago yung ating school year nga, ang iba nag-start ng iba yung pasok na. Pinaga namin siya mga February kasi sem break pa rin naman nun. Mm. Kumbaga, bago mag-start yung
school year, nag-implement kami. At the same time, tulong na din sa mga students kasi magpapasukan. Ayun. So sa mga out of school youth, tinutulungan din natin. Yes, through our youth and sports division. Ah, okay. So ayan, Kapitana. Yes, Sir JR, itanong ko lang, ito po ba may limit yung sa application ng mga dito sa gaganapin dito sa jobs fair? Wala naman siyang limit, kagaya nga nabanggit niya ni Sir. Uh-oh. The more entries you send, the more chances of winning. Ang curious ako dito, Sir JR, kaya ako din na may tatanong sa inyo. Yung in terms naman ng datos, kasi syempre dapat nating malaman kung ilan ba yung natutulungan natin. Like for example, last year, ilan ba nabigyan yung nabigyan ng trabaho at sa isang job fair po na ginagawa, kalimitan ilan yung na-hire on the spot? Siguro mga ang na-hire on the spot is mga 5 to 10% ang total applicants. Mm. Ang medyo nahihirapan kaming i-monitor actually is yung sa overseas kasi yun yung maraming applicants. Then yung process niya is napaka-tedious, matagal siya. Mm-hmm. So average ng minimum of 6 months bago namin ma-confirm kung si applicant ba ay na-hire or more. Mm-hmm. So medyo doon kami nahihirapang i-monitor. And at the same time, yung cooperation din ng applicant, hindi minsan din kami pinapansin, hindi kami ni-replyan. So hindi namin makapa ng sakto kung ano ba ang status nila. Ayun. But we are doing our very best naman. At marami naman for sure na natutulungan ng ating PACD, ang ating PESO Batangas, hinggil nga dito sa ating pagtulong sa kanila sa paghahanap ng trabaho. At sabi ko din naman nga kanina, taon-taon naman natin to, Sir JR, ginagawa. Yes po. At kahit nga nung nag-pandemic, kahit online, ginawa pa rin natin ito para nga mabigyan at matulungan ng ating mga kababayan na makahanap ng trabaho. So speaking nga, Sir JR, dahil nga nagkaroon tayo ng pandemic, talagang sasabihin natin lumagapak yung bahagda ng ating mga employed na kababayan at marami ang nawala ng trabaho. So 3 years after, lumuwag na ang ating restrictions, masasabi po ba natin na tumaas na or may binago na, pinagbago na yung job generation dito sa ating lalawigan? So far sa aming analysis, kita namin yung significant improvement dun sa job generation kasi mm-hmm. talagang nung pandemic, ramdam namin na ito lang yung hiring, mababa. Tapos ngayon biglang in demand na halos lahat ng mm-hmm. professions ulit. Lalo din, Sir JR, sa overseas natin, malaki din yung naibawas ng pag-hire din kasi nga nagkaroon ng restrictions. So, sabi ko rin naman nga, kahit din naman nga may pandemic, online, natutulungan pa rin natin. Yes. So, sa mga past job fair natin, Sir JR, syempre, meron na hindi agad na-hire. In terms of yung mga ilan nga na nahihirapan ma-hire, ano po kadalasan yung naobserbahan yung reasons kung bakit, syempre, hindi sila na-hire? Ano po yung, kumbaga, masasabi yung analysis dito? Minsan kasi yung experience experience yung ibang aplikante medyo kabado or yung iba naman hindi prepared. Mm-mm. Kagaya nga nabanggit kanina, it's important na mag-research sila dun sa trabaho at saka dun sa company na ina-applyan nila. Then yung others naman medyo kulang sa experience, kulang sa skills. Then yung iba naman kahit na na-hire, medyo sumasabit sila sa medical. So, yun yung mga common problems na na-encounter ng mga applicants. At saka dapat din, alam ko, Sir JR, kapag dito sa mga job fair natin, on the spot nga, nagkakaroon na sila ng, kumbaga, interview din? Yes po. So, dapat talaga prepared sila. Yes, dapat sila. Po prepared. Dapat po may bala ang ating mga applicants. So, on the spot, kuha na sila. O, ayan ha, hindi lamang resume ang kailangan nyong ihanda. So, kailangan handa rin po yung inyong mga sarili sa mga possible nga na, yun nga, kagaya nga nung nabanggit ni Sir JR, mga biglaang interview para masabing kayo mapabilang dun sa on the spot na ma-hire. Pero, tanda ko, Sir JR, sabi nga ni Admin Roselis noon, wag mawala ng pag-asa kasi hindi naman kapag hindi natanggap, hindi naman yung end, kumbaga. So marami pa, kung hindi nagabukas o yung pinto, ay may bintana pa po. Ano sabi ni, yes po. Sabi ni admin? Ika nga po is rejection is a redirection. Ayun. Kaya nag-offer talaga kami ng other options like yun yung sa DTI for mm-hmm. self-employment. And then TESDA for training naman para kung sakaling ang reason kung bakit kinahir is kulang ka sa skills, go to TESDA.
Ayun. So, ayan, ang TESDA nga. Pagbati na din sa ating mga taga-TESDA. Kay Sir Mercado, tama ba? Yes, yan po, ang ating Sir PD Gerard po ng TESDA. So, okay na din natin yan dito sa Biyaheng Kapitolyo. Sir, dun naman sa pagkukonduct nyo ng ating job fair, ano po yung mga kadalasan na challenges po na na-encounter ng inyong tanggapan? Bukod dun siguro sa pila, sa pag-organize. So for naman, since dahil ito naman ay mandato sa amin at saka we're very used to conducting job fairs, yun lang talagang crowd control yung pinakamalaking challenge sa amin so far. Saka sanay na din ang ating Peso Batangas sa pagsasagawangan itong mga job fair natin. Malakihan man or hindi naman ganun kalakihan. Pero ang alam ko, Sir JR, nagbibigay din tayo ng support kapag meron sa mga ibang bayan or mga lungsod natin. Yes po. Lalo kapag na nagkocontact yung sila ng mga job fair nila sa kanilang lugar. Yes po. So from time to time po ay nagbibigay po talaga kami ng support. For example po, hindi lang po sa LGU, pati po sa mga schools. Last week, we got invited by Bawan Tech para mag-facilitate ng job fair nila para naman sa kanilang mga graduating senior high school. So mga school, pati din yes mga school. Po. Ayun. Mga private, ano din ano, meron ding ilan? Mostly public po talaga. Public, ayun. Yes po. So ayan, medyo humahaba na ang ating usapan nga. Nabanggit nyo din to, Sir JR, kanina yung mga do's and don'ts. Siguro baka mapapasadahan natin, mabibigyan yung ating mga kababayan ng ilang tips, mga do's and don'ts, mensahe nyo sa ating mga job seekers, especially doon sa ating mga first time na maghahanap ng trabaho. At siguro baka maisisingit nyo na din yung sa ating program ata ng DOLE, yung alam ko yung nagbibigay ng assistance na kapag first time job seekers, parang may libre na ata yung kanilang mga documents, kung hindi ako nagkakamali. Ah yes, part siya ng First Time Job Seekers Act. Mm-mm. So if you're a fresh grad, magdala lang kayo ng mga documents, like for example yung diploma nila. Nakalagay naman dun kung kailan siya nakagraduate. So that's proof na sila talaga yung fresh graduate. And they can avail the services, for example yung free registration sa SSS, ayun, sa mga pagkuha natin ng mga clearances. Kasama yon, i-avail nila yon, i-utilize nila yung First Time Job Seekers Act. Oh. At the same time, siguro ang isa sa mga tips na maipapayo namin is dress for the occasion or dress appropriately. Kumbaga, dapat presentable tayo kasi we create a first impression sa ating mga employers. And at the same time, huwag tayo masyadong kakabahan. Hindi na sir mawawala yun, yes, lalo na first time. Then na sa interview is keep it short and simple. Pero wag nyo naman bibitinin yung employer sa information about yourself. Oo, siyempre i-compose din natin yung ating mga sarili. Alam naman natin na parte na ng job interview o ng ating pag-apply nga yung kinakabahan. Kasi kahit ako din naman, kahit nga hindi ini-interview, kahit ako yung nag-i-interview, okay, kinakabahan pa rin. Ano pa yung ikaw yung ini-interview, di ka, Sir JR? Yes po. Ayan, so kailangan talaga ay ihanda natin ang ating sarili sa pagpunta natin sa mga ganitong uri ng job fair. So, ayan, Sir JR, medyo naubusan na tayo ng ating oras. Siguro, balikan ulit natin yung magaganap nga na job fair dito sa ating June 12 o Kalayaan Job Fair, yung detalye at yung paanyayan yung muli sa ating mga kababayan. Okay po. So, muli ko po kayong inaanyayahan po sa aming Kalayaan Job Fair. This will be on June 12. The program will start at 8 a.m. Registration will open as early as 7:30. So, wag mong kalilimutan na magdala ng madaming resumes kasi nga, the more entries you send, the more chances of winning. Mm-hmm. Gaganapin po ito sa Lyceum of the Philippines University, Batangas, sa gymnasium po nila. And of course po ay, wag mong kalilimutan mag-pre-registration if gusto po nilang mapabilis yung kanilang process po sa pagpunta dun sa job fair. And at the same time po, you can like and follow us po sa Facebook, yung Batangas Provincial Peso, for more updates po and the latest vacancies na ipopost po namin regarding the job fair. At kasama din sa inyong mga binibigay nga din na detalye dito sa ating, sa inyong Facebook, yung mga ilang government positions, di ba? Meron din na Sir JR, hindi lamang yung sa ating local na sa mga kumpanya, sa ating mga overseas, meron din sa gobyerno, baka kasi merong iba na gusto ay maging bahagi o maging kawani ng ating pamahalaan. Yes po, bali yung pong sa ating HR po dito sa Kapitolyo, they are supplying us vacancies naman po from time to time, yung mga available positions. At the same time, kapartner namin din ngayon ang BAT MC. Mm. So they will be participating sa job fair para
magbigay ng trabaho po sa ating mga kababayan sa mga nasa government health position field ano. Yes po. So paano naman pala sir, maihahabol ko lang na question yung mga nagnanais nga na magpa siguro yung sa posting nga ng trabaho na nagpapatulong sila, ano pong ginagawa ng PESO po sa ganung app? Bali, we are requiring them to submit various documents. Isa na dito yung pinaka-importante na no pending case certificate from DOLE. So magpa-credit lang sila sa amin and para maging partner, and we are more than glad to help them sa kanilang job postings. Ayun. So handa din naman nga ang ating Batangas PESO sa pag-alalay nga sa ating mga companies, sa mga agencies para nga dito sa mga job posting. Siyempre, yun naman ay ating kumbaga collective effort na din para matulungan ang ating mga kababayan, mapataas po ang job generation nga dito sa lalawigan, mapataas pa yung employment rate. Kasi kapag maraming trabaho, siyempre, happy ang lahat ng mga Pilipino at ang ating ekonomiya ay lalago pa, lalo nga tayo ay napabagsak nitong pandemya. So baka Sir JR, meron akong nakalimutan pa na mga questions na gusto mo pang bigyang linaw sa ating mga kababayan? Bayan? Wala naman po so far. Since this is Kalayaan Job Fair, we are expecting na makalaya po ang ating mga kababayan sa unemployment. Ayun. Siyempre, para iwas din tayo sa ano-ano, yung poverty, mabawasan. At dahil wala ka na, Sir JR, wala na tayong itatanong kay Sir JR, dako na tayo sa iyong mga pagbati. Baka meron ka mga gustong batiin, pasalamatan. Alam ko nandito si kasama mo ngayon si Miss Pam at si Miss Tala. Yan si Miss Tala kasi nakasama ko, hindi ako nagkakamali. Nakasama ko si Ma'am sa assessor. Ma'am Tala sa assessor nung ako ay nandoon pa way back 2015 ata, 2014. Ayun. So Sir JR, bati na ikaw at ang iyong pasasalamat. Syempre pinapasalamatan ko ang PESO Division ng PACD and PACD as a whole. And of course, may family nga. And ang accounting department na din, pinapasalamatan ko na din. And my friends and my classmates. Ayun. So maraming salamat Sir JR sa iyong ibinahaging oras sa amin na makapagbigay nga ng detalye dito sa ating Kalayaan Job Fair. June 12 po yan. So sa mga naghahanap nga ng trabaho, ay punta na po kayo sa Lyceum of the Philippines University, Batangas po yan. So again, maraming salamat Sir JR. Maraming salamat sa PACD. Maraming salamat sa PESO Batangas. Nakapanayam nga po natin ngayon sa ating mga tagapakinig. Nakapanayam po natin ngayong umaga si Sir JR Castillong, atin pong Public Employment Service Office o PESO Manager ng ating Provincial Assistance for Community Development. Ayan, marami pa po tayong ibabahaging impormasyon. Ang oras po natin at 10:12 na ng umaga. Wala po maglilipat ng istasyon. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ang dengue anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat na lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy bleeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng pulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin at 10:14 na po ng umaga. Pasadahan muna po natin ang ilang mga mahalagang anunsyo. Paalala po mula sa ating Provincial Health Office,
extended po hanggang June 15, 2023 ang libreng pagbabakuna sa atin pong mga chikiting. Sa mga magulang po o guardians ng mga batang may edad na 4 na taon pababa, protektahan po ang inyong mga anak laban sa tigdas, rubella at polio para ligtas po sila sa iba't ibang sakit at mapigilan po ang banta ng outbreak o panibagong outbreak ng mga sakit. Pumunta lamang po kayo sa pinakamalapit na health center or vaccination post sa inyong lugar. Muli po, inuulit po namin na ang sakop po ng MROPVC ay ang mga chikiting na may edad po 0 to 59 months old o yung mga wala pa sa 5 taong gulang. Kasi Kapitana, meron nga dito yung sa ating nagka-catch up immunization din tayo. Yung mga nakalikdaan nga o yung mga hindi nakapagpabakuna nitong kasagsagan ng pandemic. At para naman po sa karagdagang kaalaman patungkol dito, ihahatid po sa atin yan ni Baku Nanay. Narito po, pakinggan po natin. Ilan nga natin kung legit na ligtas ang ating mga chikiting? Eto na, magkakaalaman na. Maaaring makuha ang polio sa dumi ng tao at kontaminadong pagkain at tubig. O namana sa magulang. Wala sa genes yan. Ang dahilan ng pagkalat ng sakit, may umaaligid na namang poliovirus sa paligid. Kaya, ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng palikuran. Ayun, bes. Lutuin ang maayos ang pagkain at uminom ng ligtas at malinis na tubig. Iwas kontaminasyon, iwas sakit. I love it! Next! Ang tigdas ay hindi nakakahawa. Tama o mali? Maling-mali! Ang tigdas ay isang sakit na lubhang nakakahawa at maaari itong magdulot ng komplikasyon kagaya ng pneumonia, infeksyon sa tenga at conjunctivitis, pagtatae, pamamaga ng utak at iba pang komplikasyon kagaya ng malnutrisyon. And yes, it may even lead to death. Kaya huwag pakampante. O ito, nakakabahala para sa mga buntis ang rubella. Tama o mali? Correct! Malaking check! Hindi lang ang ating mga chikiting ang delikado, pati na rin tayong mga nanay. At lalo na ang mga buntis. Nasa panganib na sila ay makunan. At ang dinadalang baby naman nila ay maaaring magkaroon ng malubhang depekto. Sa pagpapabakuna, lahat tayo protektado. Next, ang mga bakuna sa polio, rubella at tigdas ay ligtas, epektibo at libre! Libre ang mga bakuna, mga nanay. Right mo yan! Next, nais mo bang bigyang dagdag protection ang anak mo laban sa polio, rubella at tigdas? Oo naman! Bakuna ang pinakamabisang proteksyon ng mga anak natin, lalo na sa nagbabantang outbreaks. Walang gamot para sa rubella, polio at tigdas. Ikaw ay certified Bakunanay! Kaya dalhin na ang inyong mga anak sa pinakamalapit na health center para sa mass immunization at vitamin A supplementation. Magpapakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Ayan, ang oras po natin, 10:18 na po ng umaga. Dumako muna tayo sa ilan nating mga pagbabalita. Lumabas na ang bagyong Betty sa Philippine Area of Responsibility o PAR. 11 po ng umaga kahapon or 11 a.m. ng umaga kahapon, si Betty ay huling namataan ng pag-asa sa layong 570 kilometro hilagang silangan ng Itbayata, Batanes. Sa kasalukuyan, ang nararanasang pag-ulan sa bansa ay dulot ng habagat.
Sa susunod po na 24 oras, ang habagat ay magdudulot ng bugso ng hangin sa Northern Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Northern Samar at Northern Portion ng Samar. Sa labas ng PIR, ang bagyo na may local name na Betty ay magla-landfall o daraan malapit sa Okinawa Island Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. So mahalaga din sa ating mga kababayan na patuloy po tayong magdala ng payong, ng sombrero. Yes. Dahil mainit tapos biglang uulan. Mm-hmm. Siyempre, epekto rin nga yan yung sinasabi natin yung sa habagat nga and yung ating localized thunderstorm. Ayan, sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, tinanggihan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panawagan na pamunuan niya ang kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban sa illegal na droga. Ayon kay Duterte, sa tingin niya ay mukhang hindi tama dahil may pangulo na inihalal at katungkulan nito na ipatupad ang batas. Ito ang pangalawang beses nang tinanggihan ni Duterte ang panawagan para sa kanya na maglingkod bilang anti-drug si SAR at inilatag muli ang panawagan ni Christopher Bongo sa investigasyon ng Senado nitong Mayo 23 sa sinasabing cover-up sa 6.7 billion pesos sa Shabu Hole noong nakaraang Oktubre. Tinanong ni Go ang Philippine National Police Chief na si Benjamin Acorda Jr. kung ang paghirang kay Duterte bilang anti-drug czar ay magpapalakas sa kampanya laban sa mga illegal na droga. Sinabi ni Acorda kaya Go na siya ay sumusuporta sa anumang mga pagsisikap na matanggal ang paglaganap ng mga illegal na droga. Sinuportahan din ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang panuwagan at sinasabi na ibabalik nito ang takot sa mga pulis at mga sindikato na kasangkot sa illegal na kalakalan sa droga. Si de la Rosa ay nagsilbi bilang pinuno ng PNP sa panahon ng Administrasyong Duterte. Matatandaan na noong nakaraang Abril, sinabi ng International Criminal Court na hinikayat ni Duterte ang madugong digmaan na droga na pumatay sa libo-libong mga individual na sinasabing nakikibahagi sa illegal na kalakalan ng droga. Si Duterte ay nahaharap sa pagsiyasat ng ICC dahil sa kanyang madugong war on drugs sa panahon ng kanyang termino bilang Pangulo. Sa iba pang mga balita, mayroong 45% na adult Pinoy ang malaki ang paniniwalang gaganda ang uri na pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Sa pinakahuling survey ng social weather situation na ginagawa noong March 26 to 29, 2023, lumalabas na 42% ng mga respondents ay naniniwala ang kalidad ng buhay ay pareho pa rin habang ang 6% ang naniniwalang lulubha ang kanilang pamumuhay habang 7% ang walang sinabi. Ang net personal optimism score ng survey ay plus 38 na very high, 6 na puntos na mababa sa excellent at plus 42 noong December 2022. Napagtalaan ng net personal optimism na plus 37 na balanced Luzon, plus 27 sa Visayas at plus 45 na Metro Manila at plus 47 sa Mindanao. Ang survey ay ginawa ng face-to-face sa 1,200 adults nationwide. Samantala, nakarating na ng Pilipinas kahapon ang mga barko ng United States Coast Guard at Japan Coast Guard na lalahok sa kauna-unahang Trilateral Maritime Exercise kasama ang Philippine Coast Guard. Dumaong sa port area sa Maynila ang Akisushiba ng JCG at Straton ng USCG. Pamumunuan ni CG Captain Antonio Sontonlianosan ang BRP Melchor Aquino ng PCG Captain Toro Imay ang Akitsurishima at Captain Brian Cutler ng Straton. Ang Trilateral Maritime Exercise ay kinabibilangan ng mga pagsasanay sa maritime law enforcement, maritime security, maritime safety,
Ganun din ang Maritime Search and Rescue at Maritime Environmental Protection. Magkakaroon din ng oportunidad ang mga kababaihan ng PCG, USCG at JGC para pag-usapan ang mahalagang responsibilidad na kanilang ginagampanan sa pagtataguyod ng maritime law enforcement. Ipakikita umano nila ang professional na palitan ng kaalaman at sanibwersang operasyon para maipatupad ang mga batas sa karagatan para sa ligtas at bukas na Indo-Pacific. Nasa ikalawang pagpapatrolya ng Indo-Pacific ang Straton at isa sa pitong cutter na itinaga ng Western Pacific noong taong 2019 para palakasin ang presensya ng USCG sa bahagi ng karagatan. Ang oras po natin at 10:25 na po ng umaga, alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Friday. Ihatid po sa atin yan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po, pakinggan natin. Magandang umaga, Batangas. Narito po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, June 2, 2023. Sa kasalukuyan, nasa labasan ng ating Philippine Area of Responsibility na itong si Bagyong Mawar. Lumabas ito kahapon sa ganap na alas 4 ng hapon. Samantala, ngayong araw umiral naman itong southwest monsoon o yung hanging habagat dito sa ating bansa na pinalalakas nitong si Typhoon Mawar. At itong hanging habagat ay magdadala ng malawakang pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa may bahagi ng northern portion ng Palawan. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas ng maulap papunta sa bahagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng pag-ulan dulot naman po yan ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Sa Hilaga at Silangang parte ng Batangas ay may 55% chance ng pag-ulan. Samantala sa kanlurang parte ay may 60% chance ng pag-ulan at sa timog parte ng Batangas ay may 25% chance ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 26 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:26 ng umaga at lulubog mamayang 6:20 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Raven, mula sa ating PDR-RMO. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Biyernes, June 2, 2023. At tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Siguro pasadahan mo muna kasamang Shelly. Speaking nga ng ating job fair, Kapitana, yes, ay ito, trabaho din ito, kasamang Shelly. At para po sa ating mga kababayang Batanggenyo na naghahanap ng trabaho mula sa Provincial Human Resource Management Office, narito po ang ilang bakanteng posisyon sa ating pamahalaang panlalawigan. Sa Office of the Sanggunian po, Administrative Aid, Utility Worker 1, sa Office of Provincial Assessor, Administrative 1, Utility 1, at 2, Assessment Clerk 2. Ang mga interesadong kwalipikadong aplikante ay dapat magsumite ng mga sumusunod na dokumento. Application letter, fully accomplished personal data sheet with recent passport size picture, performance rating in the last rating period if applicable, photocopy of certificate of eligibility rating, our license and photocopy of transcript of records. Ipasa lang po ang aplikasyon sa Provincial Human Resource Management Office o ipadala sa email na phrmobats.recruitment2023b@gmail.com. Nang hindi lalampas po ngayong araw, June 2, 2023, maaari nyo rin pong bisitahin ang aming website www.batangas.gov.ph para sa mga buong detalye ng mga bakanting posisyon. At para naman po sa iba pang announcement, ang Rosario Foundation Day po ay magsa-celebrate po next week, June 5 to June 9, 2023.
Ayan, maraming salamat kasamang Shelly. Kapitana, baka ikaw ay may gustong batiin? Yes, nakita ko no, marami po mga government employees, provincial government employees na nakatutok sa atin habang patuloy ang kanilang pagtatrabaho. Good morning po. Salamat sa pag-antabay sa aming programa. Ayun, at syempre sa mga sumubaybay at tumutok na nga dito sa ating Facebook live streaming at ganun din po sa ating himpilang 95.9 Radyo Totoo. Ayan, Shelly, baka may pagbati ka pa? Ayan po, binabati po natin ang mga sumubaybay at tumutok sa ating through Facebook live po, June Lindon Aguda, Lota Lailo, Shirley Balmes, Owen, si Flor Delisa, maka... Laksamana po na nag-good morning at nakikibati sa aking biyanan Cleotilde Laksamana, taga dito po sa Kuta, Batangas City, at siya po ay 29 years old na po siya bukas, at yan po, nagpapasalamat daw po siya sa Panginoon, at ang kanya daw pong biyanan ay 89 years old na, at si Nenet at iba pa po mong nakikinig sa atin, si Nenet Ona, Vincent Roy, Lota Lyro, Riven Rantas, Hermedilia Aglen Achensa, Kevin Medrano, Brian, Joshua Sayaman, Rogelio Aguirre, Nikki Cantos, at saka yan po si Nilda Divilla at Ella Kayabat. At bumabati rin po ako ng advance happy birthday po sa aking friend, si Melissa Manalo. Ayan, so wala na tayong oras, naubusan na tayo ng oras. Pasalamatan muna din na ulit natin ang ating guest ngayong umaga. Siyempre ang ating mga kasamahan dyan sa ating Peso Batangas, sa paunguna nga ni Sir JR Castillo, si Miss Pam, si Miss Tala, at siyempre ang ating puno po ng tanggapan ng ating PACD, Mama Vinda Mendoza. Ayan, good morning po sa inyong lahat dyan. At kasamang Joan Tan, pasalamatan din po natin ang ating mga technical crews ngayong umaga. Thank you kaya Direk, Christian Andal, and syempre kaya Kevin Medrano. Ayan, so sa lahat nga po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday, marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo Batanggenyo. Saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng ating lalawigan sa dami na po nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa atin pang mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon na mas kakayanin pa. Sa pag-unlad, tayo po ay sama-sama. Muli, ito po si Jonathan Makaraig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy lang din po nating panatilihin na ang karakter ng pagkatao ang siyang tunay na yaman nating mga Batanggenyo. Matatag, magwiting. Ito po si Grace Briones, kasama po natin ang ating patroller na si Shelly Umani, kasama rin po ang ating prayer warrior Millicent Ramos. Ayan, manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media accounts, Batangas PIO, para po sa updates ukola sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko ng inyo pong pamahalaang panlalawigan. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan matungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan niyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!